Okay, I'll be there before 9 a.m. Okay? See you, Mr. Chen. Sir Vikas, here's your coffee. Thank you. Oh, I need to go now. Are you going now, sir? Yes, I need to go company. Okay, take the car. Yes, sir. Wow, sarap naman. Madam, nakaalis na po si Mr. Vikas. Paano naman po itong breakfast? Sayang naman. Alam ko naman ang ibig mo sabihin, Carla. Sige, bilisan nyo lang dyan. At yung toilet sa master bedroom, ikaw nang bahala, Carla. Opo, ano? Mahirap din na masyadong masipag. Madaling mapagod, saka madaling tumanda. May sinasabi ka? Wala po, Manang. Sabi ko maglilinis na po. Sa CR ko naglilinis. Ano ba yan? Hanggang ngayon, matapos na natin lahat ng dapat natin gawin. Ay, nako! Ikaw, tapos tapusin mo na rin yan, ha? Hello, Mars! O ano? Diba sabi ko nga sa'yo, di nga niya yung asawa. Eh, nakita mo ba yung post niya? O diba, akala mo naman kung sino siya. Ay! Sige na, Mars. Mamaya na lang, ha? Nakakagulat ka naman, Manang. Ano ko ba naman, Carla? Nalinis ko na mga linisin ko. Anong oras na ba sa palagay mo? Anong oras na po ba? Ay, sige po, Manang. Tatapusin ko na po to. Bilis-bilis lang mo na yan, ha? Puro ka kasi bulak-bul. Hello, ate. Kumusta? Lisa. Tinapat na kami ng doktor. Talagang kailangang maoperahan si Kim. Ha? Naku. Ano yan? Wala pa man din akong hawak na pera ngayon. Di ba nga mapadala ko lang ang nakaraang linggo? Ubus na yun. Sa gamot pa lang, ubus na yun. Paano na gagawin natin? Hindi ko rin alam kung anong gagawin natin eh. Lisa! Sige, sige, sige na. Tinatawag ako ni Mr. Busan. Yes, sir. Coming. In my office, there have paper bag. Can you throw it? Yes, sir. Thank you. Talagang kailangang maoperahan si Kim. Sa gamot pa lang naubos na. Paano na gagawin natin? Salamat. Successful operation. Buti nakagawa ka agad ng paraan para sa pamangkin mo. Nakapagpadala agad yung kapatid ko. Nagawa niya ng paraan. Ang sabi niya po, hindi niya alam ang gagawin. Salamat po, Doc. Salamat po. Yes. Oh, okay. Coming, coming. Okay. Carla, ano yan? Ah, eh. Manang, eh. Nakita ko yan, Carla.
Manang, hindi ko po ito kinuha. Itinapon po ito ni Mr. Bicas sa basurahan. Ano ka ba? Nag-iisip ka ba? Itatapon ba yan, Mr. Bicas? Ang mahal yan. Manang, nakita ko nga po ito sa basurahan. Saka kung hindi po ito itatapon, bakit nasa basurahan? Kung kayo po ang nasa kalagayan ko, ano pong gagawin nyo? Come in. Sir Vikas, can I talk to you? Yes, please. Sir, I found this in your paper bag. Oh, really? Thank you. Lisa, do you have any problem? Yes, sir. It's about my daughter. She needs an operation. Now, this is all yours. And thank you for being honest. Thank you, sir. Kaya ang paglilingkod natin sa ating amo, dapat na may mabuting kalooban. Hindi lang sa panahon na nakikita niya tayo. Kasi dapat, palagi nating isipin ang gagawin natin ito dahil sa Panginoon, kaya tayo nagtatapat. At anumang gawin mong mabuti, ganun din ang tatamuin natin mula sa Diyos. Tulad ng nangyari sa akin, sa awa ng Diyos. Manang naman, pinapayak mo naman po ako. Pasensya na po. Kaya po pala kayo nagtagal dito dahil sa kasipagan nyo at saka sa pagiging tapat. Simula po ngayon, tatandaan ko po yun. Hindi lang tatandaan, dapat gagawin. Opo, Manang. Have you seen my watch? Is this, sir? Oh, yeah, that one. Thank you. Salamat po, Manang. Maglingkod na may mabuting kalooban, na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yamang na pag-aalaman na anumang mabuting bagay na gawin ng bawat isa, ay gayon din ang muling tatanggapin niya sa Panginoon, maging alipin o laya. Efeso 6:7-8.